Dito na kami maninirahan, mag-iina. Hindi ko naman kayang iwan si Bernard sa'yo. At lalong hindi ko kayang iwan si Rhoda mag-isa. Sinabi po kasi sa akin ni Mommy bago siya mawala na kailangan po kitang protektahan laban sa mga taong pwedeng umabuso sa'yo. Hindi pumayag ang diocese na manatili kayo rito habang hindi natatapos ang paggawa nito. Mahabang panahon naman na naging kalungang ang bayan po nan. Siguro, panahon na para iwan ko ang El Cielo, para bumuo ko ng bagong buhay, katulad nila Julia at Angelina. Ito, ilagay mo sa kukote mo, ha? Ampon ka lang. Anak ko ang tunay na Nantes. Kaya tatartuhin kitang ampon. Ma? Ma? Anak, good morning! O, kumusta naman yung tulog mo dito sa tunay mong bahay, ha? Okay naman po. Ate Angelina, good morning! Good morning! Kumusta naman? Nagustuhan mo ba yung kwarto mo? Opo, ang ganda at ang laki pa. Ate Angelina, pagpasensyahan mo na si Mami pati si Ate. Sana palang araw, maging magkaibigan din kayo. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko yung lahat para mangyari yun, ha? Tama siya, Angelina. Tayo yung gagawa ng kapalaran natin. At wala dito ang kapalaran mo? Hindi ko pa masasagot. Pero kung hahanapin ko po yung kinabukasan ko, mahanap ko po yung kapalaran ko. Ang ikinalulungkot ko lang, hindi ko akalain na lahat tayo magkakahiwa-hiwalay. Hindi naman talaga tayo magkakahiwa-hiwalay. Sister, tulad nila Angelina, nila Chino, nila Patty, nila Buboy, ate Elaine, si Marlon, Sister Margaret. Mga nakaupit na po kayo sa puso ko. Good morning! Daddy! Good morning, Daddy! Daddy, thank you ha, sa pagpapayag mo na tumira kami dito ni Mami at Ate Rhoda. Oo naman. Baby girl kita eh. Hayaan mo. Pag walang work si Daddy, mamamasyal tayo ni Ate Angelina mo. Nanonood tayo ng sine, kakain tayo sa labas, ibibili kita ng mga bagong damit, at maraming toys. Ayos ba yun? Talaga, Daddy! Yay! Elaine, pwede ba akong tumulong? Naku, Doc, nakakahiya naman sa'yo. Ang dami-dami mo lang ang ginawa para sa aming lahat, eh. Isang buwan pa bago kayo umalis dito. Gusto ko sanang tulungan kayo makahanap ng trabaho. Pati si Marco. Kung hindi po problema sa inyo to, okay lang. May naisip ako na makakutulong sa problema ninyo.
Wala naman po akong masyadong alam, Dok. Hindi ako nakapagtapos. At trabahong bahay lang ang alam ko. Pwede siguro akong mamasukang kasambahay. Pero may anak ako. Kung kinakailangan, pwede kayong tumira sa bahay ko muna. Nako, Dok. Sobra-sobra naman po yun. Nasa inyo na nga si Buboy eh. Baka magmukhang bahay ang puna na yung bahay niyo. Suggestion lang naman yun. Ako, Dok. Kahit ano. Boy lang o pahinante. Okay lang sa akin. Basta, huwag muna kayo magdidesisyon. Hintayin niyo muna anong kaya kong gawin para sa inyo. Dok! Oh. Ang aga niya, Dok, ha? Ano, tatawagin ko muna si Bossing, ha? Sandali lang po, ha? Actually, oh. Ikaw ang sinadya ko dito. Hmm? What? Dok naman, eh. Parang in-check ko kayo sa umaga na naligaw. Dok naman, eh. Pag ano po, pag-isipan ko muna, di ba? Yung mga ganitong bagay. Hindi, minsan kasi narinig ko si Benji na sinabi niya na kulang kayo nakasambahay. Teka, mag-a-apply kayo, Dok? May ipapasok sana ako. Dok, doktor po kayo. Tapos ngayon, agency naman kayo? Ano ka ba, si Mang? Seryoso ako. Alam ko naman na sa'yo dumadaan yung mga gustong pumasok na kasambahay dito. At kapag approved sa'yo, approved na rin kay Benji. So, pwede ba ako mag-recommend? Sige, sino ba yun? Ipapakilala ko sila sa'yo. Mababait. Dok, ibig mo sabihin sila, not only one, but many? Nakakasya naman ko. Ibig mo, sir, Dok, ha? Angelina, kumain ka pa pa, sabi ng daddy mo. Okay lang po ako, Ate Trining. Salamat po. Anong okay? Kunti pa rin na kaya mo. Dami mo kaya mo para may energy ka pagdating mo sa school. Excuse me. Balita ako kasi bisita din ako sa bahay na to. Sabi ni Tito Benji yun. Kaya pwedeng pakiasikaso rin ako. Ano po bang kailangan niya, Mahal na Reyna? Simple lang. Kanina pa ako humingi ng kape. Ano? Tuwa ka bang binastos ako ng kasambahay niyo? Siguro, kagabi pa lang, kinutsabang mo na silang bastusin ako. Total, pare-parehas lang naman kayo. At kayo-kayo rin magkakampihan. Angelina, huwag mo akong binabastos ka. May kasalanan ka pa sa akin. Yung cellphone ko. Malilate na tayo. Pwes, pumasok ka sa school nang madumi yung damit mo. Nag-text si Doc. Sabi niya, antayin daw natin siya kasi pabalik siya dito. Tumal daw saan? Siguro, dun sa trabaho. Kaalis lang niya, tapos minakuha na kagad siya. Grabe naman yun. Bait talaga ni Doc, no? Lala na siya yun ni Marlon.
Oo nga eh. Siguro. Hoy, tigil-tigilan mo yan, ah. Huwag na huwag mong lalagyan ng kahulugan yung kabaitan na binibigay niya sa amin mag-ina. Eh, gano'n naman siya sa lahat, no? Hindi lang sa amin. Ikaw talaga? Wala pa naman akong sinasabi, ha, Taylee. I'm back. Okay na, pumayag na yung kuusap ko. Pwede na raw kayong magtrabaho ron. Kasama kayo. Elaine, pati ang anak mo. Kaya sinabi ko sa kanila, at pumayag na rin. Saan naman yan? Sa mga Nantes, kina Angelina. Ano ba talaga nangyari? Pinagbintangan po ako ni Reoda. Sinabi niya po sa akin na kinutsaba ko yung mga kasambahay natin para bastusin siya. Bakit naman po yung nagawa? Bakit gagawin ang Elina? Kasi sa sobrang galit niya, tinapo niya sa akin yung ulam sa plato. Buti na lang nakaiwas ako, pero hindi pa siya nakontento. Tinapo niya pa sa akin yung baso. Buti na lang nakailag ako, buti na lang natabig ko. Tapos bigla-bigla niya kinuha yung bubog, tsaka niya sinugatan yung sarili niya. Teka nga muna. Ano ba gusto mong palabasin? Sinungaling anak ko? Ha? Umaarting luka-luka? Ma! Ma, ako na itong lihado, tapos ako pa yung binabaliktad nito. Dad! Dad, hindi ko marunong magsinungaling. Maniwala ka. Hindi kami pinalaki sa bahay Ampunan para lang magsinungaling. Ganito pala kayo magtrato ng mga bisita dito. Tara na, anak. Hindi naman tayo magiging tama eh. Halika na. Dad! Baka walang iya talaga ng Angelina na yan. Ginantihan ka dahil kinwelyohan ko kanina. At ikaw naman, pumayag ka naman masaktan. Ma, relax. Drama ko lang to. Ha? Gawa-gawa ko lang to. Ako yung sumugod kay Angelina. Buti na nga lang nakita ko si Tito Benji papalapit eh. Kaya nagpasugat na lang ako. Para ako yung mukhang kinakawawa. Pero anak, nasugat! Ma! Effective, hindi ba? Kita mo, hindi mapagtanggol ni Tito Benji yung ampun niya. Mana ka talaga sa akin. At mukhang hihigitan mo pa ako. Maganda, maganda yung ginawa mo. Pero sana naman sa susunod, huwag ka naman masasaktan o masusugatan. Ikaw dapat ang nananakit. Sa bahay ng mga Nantes? Oo, kinausap ko ang mayordoma nila, si Simang. Nagkataon, nakulang sila ng kasambahay na babae. At naghahanap sila ng kasambahay na lalaki. Kaya yun, kayong ipinrinisent ako. Magkakasama na tayo ulit ni Angelina. Ayoko. Kayo na lang at Elaine. Hindi na lang ako sasama. Halika na. Dad? Pasensya na po kayo dun sa nangyari, ha? Angelina, stop it. Hindi ako naniniwala kay Rhoda. Sa mukha pa lang niya, kamukha niya ang nanay niya. Salamat po. Magtiis na lang tayo sa kanila. At gagawa ako ng paraan para si Bernie na lang ang magtagal dito. Mag-iingat na lang po ako sa susunod. Sige. O, halika na. May dadaanan pa tayo bago ka pumasok sa school. Tara. Marco,
maitanong ko nga, bakit ayaw mo sa bahay ni Architect Nantes? Ayaw mo bang makasama mo din si Angelina? Sister, gusto ko siya makita pero hindi sa ganun paraan. Eh ngayon, langit at lupa yung agwat namin ni Angelina eh. Eh kapag tumira pa ako sa bahay ng Nantes bilang utusan, eh amot ulila yung kalalabasan namin. Eh kapag nangyari yun, paano na yung lakas ng loob ko manligaw sa kanya? Siguro po, maghahanap na lang ako ng trabaho. Kapag di ako nakahanap ng sa loob ng isang buwan, baka mapilitan ako umuwi sa probinsya namin. Tuluyang iiwan mo na kami? Pati si Angelina? Baka yun ang naging kapalaran namin dalawa eh. Na talagang din ako yung magkita at hindi kami para sa isa't isa. Maraming salamat sa pagdating niyo, Mr. Nantes. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy para hindi magtagal tong usapan na to. I will tell you what I can without revealing too much. Si Marian, ampun ko. Pero walang makakaalam. Ito ang ikababagsak ng aming kumpanya. Ganon ba kalala ang magiging kapalit nito paglabas ng sikreto? Yes. And I am not exaggerating. So what's the deal? Gusto ko lang ipagpatuloy ni Angelina ang charade na hindi sila magkakilala ni Marian sa eskwelahan. Para hindi pag-usapan na ampun si Marian. Paano haharapin ni Marco ang bago niyang kapalaran na walang kasiguruhan? Hanggang kailan maitatago ni Mamer ang lihim na ampun lang si Maria? Sundan bukas, dito lang sa Cielo de Angelina.